Pumunta ako ng Binalot para bumili ng pang-breakfast. Tapos habang naghihintay maluto, bumili muna ako ng fries dito. Bigla na lang din kasi ako nag-crave dito. Bali jumbo size nga yung pinili ko kasi ako lang naman yung mag-isa kakain. Tapos maya-maya lang binilikan ko na yung binili kong pagkain kasi naluto na daw. Wala namang pinagbago to sino pa rin yung binili ko kasi yun yung favorite ko. Kahapon pa nga dito mitigil yung ulan kaya hindi rin ako makagala. Palaging ako naaambunan kaya sinisipon na rin ako. Pero nawawala rin naman kagad kasi umiinom ako ng madaming tubig. Pagkauwi ko nga ng bahay, wala palang tao dito sa baba kaya ako na lang mag-isa yung kumain. Dapat nga may kasama pa tong kamatis tsaka itlog na maalat. Pero hindi ko na lang pinalagay kasi sayang lang hindi ko naman nakakain. Pagkatapos ko kumain, pinuntahan ko kagad sa kwarto ko si Ang-Ang. Magpapasama nga sana ako sa kanya sa labas kasi naboboring na ako dito sa bahay. Kaso sabi niya mamaya na lang daw kasi marami pa siyang sasagutan na module. Naku, nasira na nga tong screen ng laptop namin kasi nabagsak daw to dati. Grabe, sobrang tibay nga neto kasi hanggang ngayon gumagana pa din. Sabi ko nga hihintayin ko na lang siya matapos magsagot ng module niya tapos pumunta muna ako dito sa likod ng bahay. Ayan, ito nga sila Kuya Carlito, nakagawa na pala sila ng kwarto dito para kaya Ate Jocelyn tsaka kay Bernadette. Bali dito na nga daw sila matutulog tsaka magpapahinga para meron na rin silang sariling kwarto. Tapos ito nga grabe, sobrang galing ni Kuya Carlito kasi napalitan niya kagad ng yero tong bubong. Tapos maya-maya lang bigla na lang ako tinawag na yung ang sa kwarto niya. Sabi niya na tapos na daw siya magsagot ng mga module niya kaya pwede na rin siya umalis. Ito nga gusto nga rin sumama ni Pirot, J-Mart tsaka ni Abo. Bala kasi namin ngayon mag-swimming dito lang sa subdivision namin kaso nakakalungkot lang kasi hindi makakasama si Ate Mary Jane. Medyo masama pa rin daw kasi yung pakiramdam niya hanggang ngayon kaya gusto na lang daw niya muna magpahinga. Dadalhin ko na nga rin tong sunblock ko para meron akong baon. Syempre kailangan ko rin magbaon ng damit para may pamalit ako mamaya. Itong tuna bag na nga yung ginamit namin tapos si Ang-Ang na daw yung magbibitbit. Kahit nga papano nakasama sa amin yung panahon kasi bigla na lang tumigil yung ulan. Ito naman si Ang-Ang nagbibideo na para meron na daw siyang pang my day. Magdadala na nga rin ako ng bola ng volleyball para makapaglaro din kami doon. Plano nga namin nalakarin na lang hanggang doon kaso baka umulan kaya nagdala na lang kami ng kotse. Medyo malapit lang naman yun sa amin tsaka para makapag-exercise na rin kami. Kaso feel ko talaga na uulan mamaya kaya nagkotse na lang kami. Ayan, bali dito nga pala kami sa Jeffy office magsiswimming kasi dito lang daw merong pool. Maganda nga rin dito kasi konti lang yung tao tsaka tahimik. Kaso pagpasok namin dito sa loob nakakalungkot kasi meron daw palang naka-reserve. Sabi nga sa amin ni Kuya dapat daw kanina pa kami pumunta para makapagpa-reserve din kami. Kaso ito na late na naman kami ng punta kaya sabi ni Kuya baka next week na lang kami makakapag-swimming. Pero okay lang naman kasi may next time pa tapos ito pumunta na lang muna kami ng palengke. Sabi kasi na yung ang masarap daw magluto ng champorado ngayon kasi tag-ulan. Kaya ito bumili na lang muna kami ng kalahating kilo ng malagkit pati ng kokwa. Ayaw pa nga nila umuwi kasi gusto daw nila magpalibre sa akin. Gusto nga nila na kumain kami dun sa labas ng subdivision kaso sabi ko di ko naman dala yung lisensya ko kaya dito na lang muna kami sa loob ng subdivision. Konti nga lang yung dala kong pera kaya sabi ko magpizza na lang muna tayo. Ito lang din kasing afford ng dala kong pera ngayon kaya no choice kami lahat. Ito nga pinag-uusapan din namin kung manonood ba kami bukas lahat ng Made in Malacanang. Trending din kasi ngayon yun tapos sabi nila maganda rin daw panoorin. Habang naghihintay sa pizza naisip na rin namin na bumili ng Milktea dito lang sa tabi. Tatlong taon na nga kami dito nakatira sa subdivision pero grabe ngayon ko lang nalaman na meron palang Milkteahan dito. First time ko nga lang nakita ng ganitong klase ng store tapos ayan grabe, sobrang ganda. Halos lahat nga na makikita mo dito naka-drawing tapos parang totoo pa. Sobrang na-amaze nga ako tapos di ko pa alam kung o-order ba ako o magtititigan na lang dito. Parang ang sarap nga dalhin dito ng pamangkin ko tapos siya na lang yung magkukulay ng mga naka-drawing. Char. Parang bagay nga rin yung ganitong style sa kwarto ko kasi baka mapalayas lang ako sa bahay. Ayan, grabe kahit nga yung upuan, lamesa, bintana, naka-drawing. Medyo nalilito nga rin ako kanina kasi baka drawing lang yung upuan, yun pala totoo. Sabi ko nga sa kanila isara tong bintana kasi maliwanag, yun pala drawing lang. Char. Tapos ito nga sila ati kompleto rin pala ng mga gamit. Ayan, meron nga rin takore, baso, plato, tapos marami pang iba. Pero joke lang kasi lahat yun drawing lang. Baka nga sa susunod na punta ko dito magbabaon na ako ng pambura para mawala yung mga drawing. Ayan, nagpaalam na nga rin kami kay ate kung pwede ba dito na lang namin kainin yung binili naming pizza sa kabila. Buti na nga lang mabait sila kasi pumayag sa amin. Ayan, dalawang klase ng pizza na ngayon binili namin para meron din kaming pagpipilian. Grabe, napasarap na ngayon kain tsaka tambay namin dito kasi maganda rin yung store. Parang ang sarap nga bumalik dito kasi grabe na-amaze talaga ako. Tapos nang pauwi na kami, kinulit ako niyang ang na siya na lang daw magmaneho pauwi ng bahay. Interesado kasi talaga siya na matuto magmaneho kahit wala pa siyang lisensya. Pero ayan, pinayagan ko na rin kasi alam ko na marunong na rin siya kahit papano. I'm so excited! Let's go! Ba't ganyan na puan mo? First time! Oo ah, mag-minor ka, intersection! Intersect? Ano ba yung minor? Minor de edad.
Nakakatawa naman yung menor de edad. O mag-menor ka ulit. Ano yung menor? Menor de edad. Tapos pag-uwi ko ng bahay, di pa rin umuulan. Kaya sabi ko kay Jmark, maglaro muna kami ng volleyball saglit. Tuyo kasi yung kalsada, tsaka hindi naman masyadong mainit, kaya ang sarap maglaro. Wala rin naman kasi kaming gagawin sa loob ng bahay, kaya naglaro na lang muna kami saglit. Tapos maya-maya lang nilabas na niyang si Baby Wiki tsaka si Baby Pebby. Kahapon daw kasi hindi niya ito nalabas kaya ngayon na lang daw niya ililibot. Ayun, grabe, sa sobrang lakas nga ni Baby Wiki tsaka ni Baby Pebby na hatak na rin pati si Ang-Ang. Parang baliktad niya kasi yung parang aso pa yung nagagala kay Ang-Ang. Si Ang-Ang kasi yung sumusunod sa mga aso kasi mabigat tsaka sobrang lakas daw. Pagka-uwi ko nga ng bahay, wala palang magluluto ng champorado kasi wala si Ate Jocelyn. Kaya ito itatabi ko na lang muna sa gilid tapos sabi ko bukas na lang tulutuin. Ito na nga lang yung kakainin ko bukas pang breakfast. Natuyuan na nga rin ako ng pawis kaya sabi ko maliligo na rin ako para presko.